sa lahat ng mga naglalabas ang balita, mga kapatrol, about kay Soto, ay isa lang ang sigurado tayo. At ito ang chances ni Kai na makapasok sa NBA na mas lalong gumaganda. Ayon sa mga reports, ay tiniyak ng isang NBA team na kukunin nila si Kai after the Olympic qualifying tournament. Well, ito ang ating pag-uusapan in this video at panoorin ito hanggang dulo dahil baka isa ang iyong comments sa aming babasahin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Ang magandang laro ni Kai sa Olympic qualifying tournament ay nakasalalay kay Coach Tim Cohn at sa kanyang mga kakampi, especially kay Junmar Fajardo, na expected na silang dalawa ang sasandalan ng gila sa ilalim against Latvia and Georgia na napakalakas maglaro ang kanilang mga big men. Kaya expect Kai Soto and Junmar Fajardo to play a crucial role sa gilas at sa tingin ko, kaya nilang talunin ang mga big men ng Latvia and Georgia. Well, ito na siguro ang unang pagkakataon na makikita natin ang gilas na ang mga big men ang magiging unang option sa rotation ni Coach Tim Cohn. Unlike nung panahon ni Coach Chet Reyes na ang mga guards ang kanyang main options. Kaya makikita na natin ngayon kung gaano ba talaga kagaling si Kai na siya na ang main man sa ilalim para sa gilas. Pati si Junmar ay ito na rin ang kanyang unang pagkakataon na maipakita sa buong mundo na world-class ang 7-time PBA MVP. Kahit medyo katandaan na itong si Junmar, ay pinakita pa rin niya ngayon sa PBA na siya pa rin ang hari. Kaya I am confident na kaya ni na Kai Soto and Junmar Fajardo ang Latvia at Georgia. Ang maganda kasi ni na Kai at Junmar ay pwede silang magsasabay. Si Junmar ang number 5 at si Kai naman ang number 4. Wala namang problema sa speed dahil malaki rin ang mga players na makakatapat nila at hindi nagkakalayo sa skills, speed and quickness. And with this, ay siguradong magiging dominating si Kai dahil na rin sa presence ni Junmar. Kung i-double mo kasi si Kai, ay good passer siya at malilibre naman si Junmar in the opposite side. At narito na ang hinihintay niyong shoutout mga kapatrol. Shoutout at Eduardo Yabes. Sana naman makuha na siya sa NBA. Kai ang kauna-unahang Pilipino blood na makakapasok sa NBA. Good luck Kai! Shoutout at Dan Pen. Doesn't matter what team, getting drafted with a good contract is what matters. Shoutout at Jimson Bondown. Maniwala ako kung nakapasok na si Kai sa NBA, puro salita lang ngayon, dapat si Kai magpalaki sa katawan muna at sa Japan League muna siya maglalaro kung maganda na ang kanyang laro bago magpa-draft sa NBA. Shoutout at Saigons. Si LeBron at Davis ang kasama sa loob. Ang kulang sa Lakers ang rebounder. Pag nasa loob si Kai nila, wala sila takot magtira ng tres. Shoutout at Saigons. Basta makapasok na siya sa NBA, kahit anong team, basta proud na tayo, full-blooded Pinoy naman sa loob na ng NBA. At balitang NBA naman, ayaw pa magbakasyon ng Dallas Mavericks at nakaisa na sila sa NBA Finals. Naiwasan ng Dallas Mavericks na matapos ang kanilang season sa Game 4 ng NBA Finals para pahabain pa ang serye laban sa Boston Celtics sa isang panalo. 122-84. Naghalimaw sa nasabing laro ang dalawang guards ng Dallas Mavericks
na sina Luka Doncic at Kyrie Irving para makasungkit na ng panalo sa NBA Finals. Si Luka Doncic ay may naitala na 29 points, 3 steals, habang si Kyrie Irving naman ay mayroong 21 points and 6 assists. Tumulong din si Tim Hardaway Jr. na may 15 points at si Derek Lively II naman ay may 11 points and 12 rebounds, habang si Dante Exum ay nagambag din ng 10 points. Samantala, isang panalo na lang ang kailangan ng Boston Celtics para mauwi nila ang corona. At ayaw pa talagang magbakasyon ni Luka Doncic. Walang triple-double, nag-focus sa offense si Doncic at umiscore ng 29 points para akayin ang Dallas Mavericks sa dambuhalang 122-84 na panalo laban sa Boston Celtics sa Game 4. At wala pang team sa NBA na nakabalik mula sa 0-3 para ipanalo ang isang serye. Ang 38-point final margin ang third biggest sa isang NBA Finals game sa likod ng 96-54 win ng Chicago Bulls sa Utah Jazz noong 1998 at 131-92 victory ng Boston Celtics laban sa Los Angeles Lakers noong 2008. It's real simple. We don't have to complicate this. This isn't surgery. Our group was ready to go. They were ready to celebrate and we made a stand. Bulalas pa ni Dallas Mavericks coach Jason Kidd. May sahog na tig 5 rebounds and assists sa Luka Doncic at gumana rin ang kanyang support cast. Umayuda ng 21.6 assists si Kyrie Irving at may 15 markers si reserve Tim Hardaway Jr. Lahat na ipasok niya sa fourth quarter at namiesta ng 11 points, 12 rebounds si Derek Lively off the bench at hindi na bumalik pagkatapos ng third quarters ang starters ng Dallas Mavericks. Lumamang sila ng 13 points pagkatapos ng one quarter, 26 points sa half at hanggang 38 points sa third quarter. Tanging ang 15 points ni Jason Tatum ang pumalag sa Boston Celtics. Binigo pang itaas nila ang record 8th banner at may 14 points si Sam Hauser at tig 10 points si Jaylen Brown and Drew Holiday. Kagandahan lang, lamang pa rin sa serye ang Boston Celtics 3-1 kahit natikman ang unang playoff loss sa Paul noong May 9. Nakalsuhan ang 10-game winning streak. Mula sa field ay 29 of 80 lang ang Boston Celtics, 14 dito ang galing sa labas ng arc. I thought we had a great shoot around. Thought we had a great film session yesterday. I thought the guys came out with the right intentions. Yan ang sabi ni Boston Celtics coach Joe Mazzulla. I just didn't think it went our way. And I thought Dallas outplayed us. They just played harder. At may pahirit pa itong si Kyrie Irving sa mga critics ni Luka at ng kupunan. I think he made a few people eat their words. I'll say that in a healthy way.